bawal yung ganun. Hindi pwede yung ganun na hindi mo maibigay yung 100% mo. It's not so me. Start ako ng work ng 6 p.m. 6 p.m. So, nag-start up ng computer ko dito. Naka-on na yung TV para pag may downtime ako. Diba? Manood-ood ako ng TV. Tapos, break time ko. Ewan ko, mag-snack na lang siguro ako. So, yun na mga content natin ngayon. So, ako ay natulog ng 5 a.m. hanggang 11. Tapos, natulog ako ulit. So, tulog ako sa umaga, work ako ng gabi. So, tapos, ayun. So, pag nagigising ako ng 11, ng maga, let's say 10 or 11, hindi naman ako masyadong kumakain. Coffee and lemon muna ako. Tapos, coffee and lemon. Tapos, ngayon, mag-duty ako ngayon. Ready na ulit ang ating 1 cup of brewed coffee and lemon para gising ako hanggang madaling araw kasi dapat gising ako hanggang 6:30 in the morning. Tapos, ayun. Para may caffeine tayo sa katawan. Start na tayo. Start na! Mo. So ayun guys, so kapag naman kasi gabi ang trabaho dito, syempre work from home. Ang tinatapos ko lang reports at saka kapag mga may tinatawag sa akin na newborn babies at saka pag kailangan i-direct yung mga tawag nila sa hospital since mga ganun lang. So may mga downtime talaga. So by that time, i-grab ko na yung opportunity ko para mag-nap, 'di ba? So basta easy lang, hindi ko kasi pwedeng ipakita sa inyo yung screen ko kasi 'di ba HIPAA 'yon, 'di ba? Bawal 'yon. So dito lang ako, ito ang station ko sa gabi at meron akong bed dito sa gitna para pag downtime ako, hihiga-higa ako diyan. So ayun, pakita ko sa iyo yung bed ko sa gitna. So dito table ko siya, yan. Bawal kasi ipakita, baka may makita kayo mga information. Ito set na yan para pwede akong humiga-higa dyan. Ito another table ko yan pag meron hong may dadating dyang equipment na isa-set up pa. Sorry, may boxes pa. Yan. May isa-set up pa dyan na bagong computer for day job ko. So, yan. May TV. Syempre, pag may downtime ka. Tapos, pag talaga akong magpapahinga na ako, pasok na ako. Yun sa room ko. Dyan. So, ayun. Nakita nyo kanina na table doon na may mga kahon na makalat pa. Hinihintay ko pa kasi yung mga equipment. Yung equipment, isa-isa pa siyang dumadating para doon sa day job ko na 9 to 5. Kasi nagpa-switch ako ng schedule dito sa talagang trabaho ko ng panggabi. 9 to 5 siya. And this one, I have to schedule ng 6 p.m. to 2:30 and then 3 days na 10 p.m. to 6:30 in the morning. Having two jobs, hindi to pinush sa akin ng asawa ko. Choice ko to and decision ko to. Gusto ko kasi magkaroon ako ng financial freedom na hindi ko po problemahin na kapag may gusto ako or let's say I have to pay something na kailangan. Nahihiya kasi ako na ihingi pa yon sa asawa ko. Although, he has a very helping hand na bigay sa akin whatever I want. Magsabi lang ako. Pero hindi kasi ganun yung nakasanayan ko. Kung kaya kong i-provide yun para sa sarili ko, I will do it. I will not gonna ask anything from him. Kung magkukusa siya, then I will accept it. But I will not ask any help as much as possible. Kung kaya ko naman pagtrabahuhan. Dagan sa schedule ko ngayon, wala akong days off. But, you know, I have to listen to my body rin. Na, if I really feel tired, then I have to give myself a break
and you know, give myself a time na talaga magpahinga. Kailangan ko rin na, you know, i-recover yung katawan ko para, you know, to give myself yung refresh yung utak ko para talagang, di ba, bongga yung ibibigay kong effort sa trabaho, hindi yung, di ba, yung andyan ka nga sa trabaho pero paantok-antok ka naman, you cannot give your full 100%, edi patangatanga ka naman, di ba? Bawal yung ganun, hindi pwede yung ganun na hindi mo maibigay yung 100% mo. It's not so me. So this is just a simple logic, okay? You may not be okay today, but tomorrow is a different story. You may not feel like working today, but tomorrow you may feel like you are excited to go to work. You may feel like sick today, but tomorrow you might feel okay. So I feel like I'm okay today, so I can give 100% of my attention to my work today. So what am I saying here is, as long as you are feeling okay, do your 100%. You know, kung kaya mo yung hard work mo, yung passion mo, kung yun yung nararamdaman mo ngayon, do it. Hard work, passion. Tulungan mo yung sarili mo. Kasi yun lang yung solution. So that's what I'm saying, na today, you know, is a different story. And tomorrow is a different story. So kung prinsesa ka today, tomorrow, baka pulubi ka kung patanga-tanga ka at pahangal-hangal ka sa mga desisyon mo. Kaya kung wala kang gagawin sa buhay mo ngayon, baka bukas, kawawa ka. So hanggat kaya mo, kung kaya natin, para sa mga anak natin, para sa kinabukasan natin, para sa pangsarili natin, sa pamilya natin, gawin na natin ang makakaya natin. Push! Laverne! Ganard! Pagkakaroon ng dalawang trabaho, mahirap. Pero kaya kung gugustuhin. It may be a different situation, right? Pwedeng may isa kayong trabaho, tapos may sideline kayong iba. Yung ibang tao, hindi naman ginagawa yan because ang laki ng support system sa paligid nila. Yung iba, tanggap na lang ng tanggap, hingi na lang ng hingi. Or let's say, hindi kasi sila kayang pabayaan ng mga tao sa paligid nila because hindi rin sila kayang tiisin. I don't know if I can blame the people na ganun. Dahil may mga tao na hindi rin sila kayang pabayaan. I don't know. But I'm just saying it to myself. Guys, ako naman, hanggat kaya kong gawin at kaya pa ng aking katawan, why not, diba? So, hanggat for financial freedom, for women empowerment, go lang tayo fighting, you know? Go, go, go! Power, right? So, especially now, I have two daughters na lumalaki. Hindi ko na mapigilan ang paglaki nila. And I just wanted to say really thank you for you all kasi nandyan pa rin kayo para sa akin. At yung mga sinabi ko naman ay para sa payong ate, para lang ma-enlighten din kayo. And at the same time, para rin malaman nyo kung ano nang ginagawa ko ngayon. So, yun lang po para sa araw na to. Maraming salamat sa pagsubaybay. And again, ito po ang inyong lingkod, Shallow Crow of Shallow Vlogs. Have a great day, guys. Bye-bye.